Yo, what's up? This is Alfie Boy, Alfie Tigasi, na nagbabalik tayo dyan. Magandang umaga po. Mga alas 6 na umaga dito, Lunes, ng araw ng Lunes. Ito, bumabalik tayo at ewan ko na kung natatandaan nyo yung sinabi ko yung meron tayong abangan na tungkol dun sa debate. Debate ng mga atorne. Ito, pakikita ko sa inyo yung picture ng mga debate ng atorne para mag-refresh ang inyong memory. Yung nilagay ko yan sa last video ko. Ito po, tingnan nyo. Ayan po, ayan. Ayan po si Commissioner Buangzon at si George Briones ang partido ng federal. Pareho po silang attorney at pakikita ko pa po yung mga isa pa din mga picture para makilala niyo nang gustuhan yung mga mukha nila. Andali po. Ayan po si George Briones. Yan po siya. At yan po si attorney George Briones, Partido Federal. Yan po ang kumokontra kay Buangzon. At ito naman po si Commissioner Buangzon. Isa rin pong attorney yan. Ayan po. Ayan po, yan. Yan dalawang yan. Kung natatandaan nyo po eh, yung last time na pinosto sa sila. Kung natatandaan nyo po na yung sinabi ko na itong si Buangzon at sa atong itong si Briones naghahamunan silang dalawa na magdebate. Na yun po, talagang inabangan ko yung debate na yun. Pero sa ngayon, parang hindi na mangyayari yung debate na yun. Ang nangyayari ngayon na ito si Buangzon na bukang sa yung hindi na nangyayari yung debate, ang ginawa na lang ni Buangzon na parang hinahamon niya na lang po ng boxing si Cibrione. So, meron po ako isang film na pakikita sa inyo tungkol niya sa iyang balita yan. Panoorin po natin. Buong-buo ang loob ko ngayon. Lalaban tayo. So yan na po guys, Buangzon, hinahamon ng suntukan si Briones. Diyos ko naman. Lawyer to guys. Hindi ko alam ha, ayokong mamusga, pero lawyer to guys, promise. Lawyer tong si Buangzon. Hindi ko alam kung bakit ganito. Nasobrahan na ata yung, may background ba to sa mental? Pakisabi nga guys, paki-answer lang. Lawyer kasi eh, nakakapagtaka. So, nang hindi tanggapin ni Lawyer George Briones ng Partido Federal ng Pilipinas ang hamon ni Comelec Ruay na Buangzon para sa isang debate, tila hinamon ulit ni Buangzon. Sa
kanyang Twitter, hinamon ni Buangzon si Breon sa isang radio station na Bombo Radio. At sila raw ay magsuntuhan sa Iloilo Plus. I have Manny Pacquiao boxing gloves. Haha, dagdag pa niya. Okay, basahin natin yung tweet niya. Hinahamon ko si Briones sa Radyo Bombo. Suntukan kami sa Iloilo Plus. Mayor Trenas ang referee. I have Manny Pacquiao boxing gloves. Guys, lawyer to guys. Lawyer to. Lawyer to guys. Oo. Papasensya nyo na guys. Lawyer talaga to siya guys. Dapat sana, ano, Rowena Buangzon, as tang lawyer ka, dapat professional yung ano mo, yung galawan mo, sa totoo lang. Pero napatawa mo ako at this moment, ah. Ayan, ayan po, at yan po si, si Mima Alicia, panoorin niyo po yan, at isa sa mga idol ko yan, at pinapanood din po natin si Mima Alicia. Panoorin niyo po yan, at isubscribe niyo. So, ito po, meron tayong, bago po tayo mag-umpisa, no? Sandali. Bago tayo mag-umpisa at mag-commercial muna tayo. Meron po ako isang pakikita sa inyo na ewan ko. Itong si ano eh, si Vice President natin, eh, ko ba? Kung ano nangyayari sa kanya. Parang na nabubuang na. Ewan ko, siguro, ewan ko, parang nakikita ko sa kanya, parang ano na lang, eh, sunod-sunod na lang sa mga sinasabi ng mga nasa likod niya. Ewan ko ba kung ba't niya ginagawa ito sa sarili niya, no? So, pero ito, at mag-commercial muna tayo at panoorin niyo ito. At, yeah, medyo natutuwa lang akong, you know, makita itong video ito. At, nakakatawa. Yeah, andito po si ang idol natin, mga idol natin, si Mima, at saka si Biyahe ni Kuya. At, panoorin po natin. Guys, may magic ako. Ano ba yan? Pati ako nagagaya. So, pakain mo nila natin ito. So, ayan po, ayan po. At, ano ba ito? Sandali. Ayan na ito, lahat mga tol. Ayan. Kita nyo na yung commercial sa ating mahal na Vice President. Okay. Ito ang topic natin ngayon, mga tol. Bago tayo mag-umpisa, ito, sinasabi ko lang sa inyo, wala tayo masyadong alam sa mga yan, sa mga law, sa ano, yun, sa mga ano, basta yung napapanood ko lang, yun lang ang sabihin ko sa inyo, i-share ko sa inyo, no? Itong si Buangzon,
kung hindi nyo pakilala si Buangzon, ito ha, i-refresh ko sa inyo. Si Buangzon yung commissioner ng COC. Okay, siya yung isang lawyer doon na pinaka-highest na siya ang gustong maghusga. Okay, sa tungkol sa kaso ni Bongbong Marcos, tungkol doon sa hindi pagbayad ng income tax noong 1982 hanggang 1985 ata yun. So, yun na parang gusto niya ng kasuhan si na si Bongbong ng moral turpitude. Okay, yung parang gusto niya ng i-DQ si Bongbong Marcos. Pero bago lahat ito ikikwento sa inyo ang istorya ni Buangzon. Okay, nung 1985, okay, before that, si Marcos, Ferdinand E. Marcos, tong tatay ni Bongbong Marcos, okay, meron siyang pinatayo na isang building na COC Comelec Building. Okay, yung building na yun, pinagawa ni Marcos yun para sa mga taong na naapakan, naape para yung ika nga. So yung sabi ko naman sa iyo, no, sabi ko naman sa inyo nung una pa lang, wala tayong alam sa mga tungkol sa mga ganyan, ano, pero ikinikwento ko lang sa inyo, pinakikilala ko lang sa inyo kung sino si Buangzon, si Commissioner Buangzon, isa po lawyer yan. By the way, nung 1985 bata, nakaupo na yan si Buangzon. Okay, kuting pa lang yan, kuting pa lang sa COC yan, kuting pa lang siya. Pero siyempre, parang matunog na yung pangalan niya kahit na kuting pa lang siya sa COC, no, dito sa COC. Siguro gumagawa na rin siya ng pangalan, siguro nakikilala siyang parang linta ng ng gobyerno ng COC. Linta. Para bang sip-sip niya. So, ngayon, yung noong 1986, si Cory Aquino, ang mga pinklawan, ang mga komunista nagwagi sila sa pagkasipa kay Marcos noong mga panahon ng mga revolution noong 1986, noong panahon ng mga people powers, nasipa si Marcos noon. So ang ginawa ata ni Cory Aquino, yung naging siya ng presidente, ito si Buangzon, ay binigyan niya ng kapangyarihan. Pinaupo niya noong 1986 na siya po ang nagreyna sa mahabang panahon ng building na COC. Okay, siya po ang parang naging pinakamataas na lawyer doon sa COC. Okay? At itong COC na ito, itong building na ito, merong katabing hospital yan. Katoliko hospital. Pasensya na, pasensya. Meron pong simbahan dyan na katabi niyan. Kapitbahay lang po, kadikit lang yung building na yan. Ang isang malaking katoliko. Yan. At tapos merong isang lawyer din. Isa rin commissioner naging isa sa mga potente na napili sa raffle kasi yung potente po parang para po isa po sa mga magdidesisyon, magbibigay po na isang desisyon tungkol po sa kaso di Bongbong Marcos. Tatlo po yung napili niyan. Ngayon na asan ba tayo? Yung ano si Buangzon nga no, sa tagal ng panahon na nakaupo diyan sa COC, parang nagkaroon na ng hangin ng pag-iisip, parang alam niyo yung mga panahon ng mga
panahon pa nung mga napapanood natin sa television, yung mga sa pelikula na tungkol sa mahirap at tungkol sa mga mayayaman. Nakikita nyo kung paano mang-ape yung mga mayayaman sa mga mahihirap na sinasabi na, mga hampas lupa kayo, mga ganyan. Ganun po pagkatao ni Buangzon. Yun lang pong nakikita ko. Sorry, Buangzon, pero parang nakikita ko lang yan. So, ayun nga po, at itong si, kung mali ang mga sinasabi ko, at mga tola, kung mali lang to, mag-comment kayo sa dito sa below. At mag-like na rin po kayo sa subscribes. Kung mali ang mga sinasabi ko, mag-comment lang kayo at sabihin nyo rin sa akin yung tamang, yung tama, itama nyo ko para malaman ko rin yung tama, di ba? Pero ito lang yung mga sinasabi ko, alam ko ng mga napapanood ko lang, okay? Gusto ko lang i-share sa inyo, okay? So anyway, ito si Buangzon na, sa tagalan ako po dyan, yun ang pride niya, para siyang isang reyna dyan, sa COC. So, pero yung meron po tatlong potente. Ngayon, nagkaroon ng kaso si BMM, na hindi pagbabayad ng taxes. Ito si Buangzon, parang ito nga pala sabihin ko, no? Itong si Buangzon, isa sa mga dilawan to. Okay, so okay, at ito. So sa kasong ito, si Buangzon magre-retire na yan. Itong February, ito malapit na. In 2 days, magre-retire na yan. Ngayon, binigay sa kanya yung kaso. Ngayon, ang gusto atang pakita ni Buangzon, kayang-kaya niyang sampal-sampalin si Bongbong Marcos. Parang kayang-kaya niyang laitin sa mismong building na pinagawa ni Marcos na inupuan ni Buangzon for so many years na nag-reyna-reyna dyan, So gusto niya pakita sa mga tao na siya ang reyna ng COC at kaya niyang sampal-sampalin si BBM doon. Eh kaso nga lang, ang nangyari dyan, para naapakan ng pride niya kasi si Bongbong hindi nga nag-show doon sa kaso na yun. Kung natatandaan niyo, kung napanood niyo, ha? Hindi nag-show sa kaso. Nagpadala lang siya ng isang attorney ron, attorney ni BBM. So, para atang naapakan ng pride niya. Ito si Buangzon naman, parang binibitin niya yung kaso. Parang pinatagal niya Ang gusto niya ata, magbibigay siya ng desisyon bago siya mag-retire. 2 araw bago siya mag-retire. Para pag natapos na yun, napag-desisyon na siya, at ang decision niya i-disqualified si BBM, and after that retired na siya, no? So wala na siyang pakialam pagkatapos nung bahala na ko niya. Kaso nga lamang po ang nangyari, meron pong parang parapol ito lang, parang nirapol-rapol muna yan na ang mangyayari niya sa meron silang tatlong potente. Isa po si Buangzon diyan. Ewan ko na, itama niyo ako, i-comment diyan ako, tama 'yung sinasabi ko. Parang tatlo silang magde-decide. Ngayon, ganito po ang banata dyan. Kunyari po yung isa, pag nag-comment ng oo, i-disqualify si Bongbong. Okay, tapos yung isa po ay nagsabi ng hindi, huwag i-disqualify si Bongbong. Tapos si Buangzon, pag siya ang nasa hulihan, siya na po ang bahala mag-decide kung i-decide niya disqualification or hindi kay BBM. So magiging 2 yung boto. Okay? So matatanggal si Marcos. Ngayon yung raffle na yun na nangyari niyan. Okay, may nauna yung isa ata. Okay? Tapos nagpapangalawa ata si Perelino. Ito pong si Perelino ay isang lawyer din po. Isa rin siyang commissioner. Isa po siya sa mga potente. So siya po ang susunod na boboto kung i-DQ si Bongbong na hinihintay ni Buangzon.
Eh ngayon, si Buangzon, dahil sa yung lagi niya tinetext, hindi na siya mapaghintay kasi gusto niya na talagang iboto na i-DQ si Bongbong Marcos. Tinetext niya ito, pinagmamadali niya, parang atak na po siyang talagang iboto at sipahin itong si Marcos para di na makatakbo ng pagpresidente. Okay, so ito naman po si Ferolino. Hindi po sinasagot yung mga tawag o text ni Buangzon. You know? Kasi, ewan ko, siguro si Buangzon alam niya. Alam niya siguro kung ano ang law. You know? Alam ang law. Ay, si Ferolino pala, no? Alam niya ang law. Ito si Buangzon parang gumagawa siya ng sarili niyang batas. Para po sinisira niya ang sarili niyang batas niya sa COC. You know? Kasi, sa mahabang panahon na nakaupo siya, siya ang reyna eh. Parang gusto niyang gumawa ng batas. Kasi meron po siyang binabatong kaso kay BBM na moral turpitude na si Bongbong guilty. Pero meron po tayong dito sa dito sa may isa pa na yung mga matataas. Nalagmutang yung word na yan ha. Sila po ang Supreme Court. Okay, meron po silang na law na ang hindi pagbayad ng taxes. Okay, kahit na hindi mo po mabayaran ng taxes ng ilang beses at kung ayaw mo magbayad, hindi po moral turpitude po 'yan, hindi po criminal 'yan. Yan po ang ng Supreme Court. So, ang ginagawa ata nito ni Buangzon parang gusto niya nang gusto niya atang gumawa ng sarili niyang batas eh. Parang gusto niya na talagang patalsigin si Bongbong Marcos. Kaso nga lang itong si Ferolino parang alam niya ang batas. Ayaw niya magdesisyon muna. Ayaw niya sundin ng siguro ang mga kagustuhan ni itong si Buangzon. Kaya ito, meron ako isang video pakikita sa inyo ha, para mas naintindihan niyo. At ito, panoorin niyo po. Oh my God.
yan, nagsinungaling siya. Ganyan ka lang, nagsisita. Ganyan ka lang. Ano na? Nagsinungaling siya. Nagsinungaling siya. At kailangan labanan natin ang kasinungalingan na ito. At sahol pa po kami. Ayan po mga tol, nakikita nyo, puro mga pink yan, no? Pink. Ha? Pink. Puro mga pink yan, ha? Yan, makikita nyo, puro mga pink yan. Diretso po natin. So, masasaba. Dahil may katungkulan kami ng public office sa public trust at sa ang mga kamay na kasalalay ang demokrasya ng Pilipinas. Kung ganito lang din na pwede palang pakialaman ng mga politiko at mayayaman na tao ang aming mga desisyon. Bakit pa may commission on elections? You might as well just throw it away. Kaya sinasabi ko po, yung mga sumusunod, nag-aapila ako sa senadores at sa mga mambabatas na dapat siguro sa susunod, ang lahat ng aplikante sa commission on elections ay dadaan na sa judicial and bar council para sila'y masuri ang kanilang kakayahan. Kung ang kabagalan ni Commissioner Carrerino sa pagsusulat ay dahil magbagal po siya magsulat, eh may problema po siya sa kakayahan niya. Hindi siya dapat na commissioner kung hindi pala siya, hindi niya kaya sumulat ng desisyon sa loob ng 7 or 15 years. Dahil yan po ang rules namin dyan, na hindi dapat sumobra sa 15 years. 20 years na ngayon eh. Sobra pa nga. At ako'y magre-retiro nasa February 2 ang ating gabi. Talaga po ito, conspiracy ito to defeat my vote dahil ako nagboto na lang dito. Dapat malaman ng tao, si Pongpong Marcos ay convicted of a crime involving moral turpitude. Bakit ba? Mahirap paniwalaan yan. Mahirap pa paniwalaan yan kung mayaman sila. Bakit ang tao mahirap kumuha ng 10 kilong mangga, kinulong nila? Pero ang taong hindi nagbayad ng puwisa bang sa gobernator, 4 na taon hindi nila kinulong? Minutahan lang nila. Pero nagbayad ba siya ng munta? Ibig sabihin, hindi pa tapos ang kaso niya sa regional trial court at hindi siya nagbayad ng munta. Inamin niya ng kanyang abogado na hindi sila nagbayad ng munta. Yan po! Kwalifikado kandidato para pagka-presidente! Hindi. Alaga, respeto sa ating mga institusyon ng demokrasya at justisya. Ngayon, moral turpitude. Kahit maliit na bata, alam niya kung ano masama at anong hindi masama. Bata maliit, alam niya. Pag may tinuha ka o hindi mo binayaran, masama. Yan po ang moral turpitude. At makayan lamang dyan ay substantial evidence. Laman isang beses siya hindi nagbayad. 4 na beses, 1982, 1983, 1984, 1985, at nang siya'y na-convicted, sa Regional Trial Board at Board of Appeals, hindi siya nagbayad ng multa. Hindi man lang siya nagbayad ng multa. Wala siyang pakialam sa ating institusyon ng opisya dahil ang tingin niya sa sarili niya ay mataas. Is above the law. Yan, hindi ba yan moral turpitude? Kung hindi nyo pa alam na di pa ninyo tinatanggap na moral turpitude yan, eh anong klaseng Pilipino kayo? Ma'am, bakit po conspiracy? May itong kuling kayong lahat, tayong lahat, na panindigan ng totoo, at kung tungkulin natin ay ang bayan natin na tinagtatawanan na ng lahat, kulilat na sa lahat, ay makaraos pang muli tayo at ang mga mahirap ay magtapos na itong pagtitiis natin kung tayo makahalal ng tamang kandidato. Diskwalipikado sa akin si Bongbong Marcos. Mag-isip-isip kayo. Bangklas ito siya. Eh, mag-isip-isip kayo, ha? Pang-klase, ha?
Ay, nako. Biro mo yun. Nakita niya naman yung mga microphone eh, di ba? Nakita niya yung mga microphone. Puro mo pink. Ang pink, dating dilaw yan, naging pink lang. Kaya nga pink lawan eh. Ano man na pala natin nung since after 86 hanggang ngayon. Wala naman na pala ang Pilipino, di ba? Lalo nga naghirap. Ano yung mga sinasabi niya? Ay, hindi niya ata alam yung padun ng Supreme Court na yung sinasabi niya, turpitude ba yun? Ano ba yun? Moral turpitude. Yan po ay hindi yan na hindi po ano yan, hindi po criminal cases yan. Ang moral turpitude dito po yan eh. Yung mga na-rape, pumatay ng tao, marami pa, ang mga nang hold up, ganyan. Binitay mo yung tao na wala namang kasalanan. Mangkape, korupsyon, nakakaw ng maraming pera, kaban ng mga pera sa Pilipino. You know, yan ang moral na turpitude, ang pag-aalam ko yan. Yeah. Nangyayari po yan since after 1986. Yang moral turpitude na yan. Yan po nangyayari after 86 hanggang ngayon. Okay? So, ayun lang ang pag-aalam ko. Di po ako sigurado dyan. Ako, huwag niyo ako sigurado. Kaya sabi ko sa inyo, mag-comment po kayo, mag-like na rin. Kung gusto niyo, i-subscribe niyo ako. Di mas maganda. Kung mali ang mga sinasabi ko, ito ah, itama niyo po. Pero, etong si Buangzon eh, parang umiipag din to eh. Sorry ah, pero hindi ko alam kung malaki ang bayad dito dahil siyempre, alam mo na, magre-retire na yan. Kailangan natin ng datong. Saka matagal dilawan yan. Di ba? So, ewan ko lang sa inyo, ha? Kung ako mukhang nakikita ko naman si Bongbong, mukhang matino naman. Matino naman kung pakikinggan mo, eh. Mukhang ibang-iba naman isa sa mga dati mga panahon ng mga taong mga nagsasalita, pag-alala, ni mga ganyan. Papagawa ako ng ganito! Mangangako po ako! Ayan. Pero wala naman, nagpapako naman na, di ba? Saan napunta lahat yun? Korupsyon. Okay. Yan ang moral turpitude. Dahil marami mga naghihirap, pinatay, mga kabataan, lalo na mga kabataan babae na hindi na napag-aral, kumapit na sa patalim, ayan. Yan ang mga ginagawa nila ngayon, binibenta. Binibenta ng mga libyano siguro. So, ayan na, ewan ko, natatawa ako rito kay Buangzon. Nga pala, meron nga pala akong kailangan abangan natin. Nagkakaroon ng, dyan sa TikTok, merong isang vlogger dyan na, may isang vlogger dyan na, na nagla-live siya, Tapos eh, meron ata nag-pop out na isang parang, binabalaan si BBM na matagal na nila pinaplano na patayin si Bongbong Marcos. Mga parang mga kabataan organization nata na ngayon iputok na putok na ngayon dyan sa Pilipinas na yun ang balita ngayon. So yan po ang abangan natin. Naku, gusto kong makita yun ha. Gusto kong makita yun ha. Yung mga kasi nakita nila eh. Yung hinanap nila yun eh. Nakita nila parang na nagpalit na ng nagiba na. So ngayon yung kaso na yan, pag tumagal ng mga 3 to 4 days yan, hindi pa nila nalaman yan, hindi nila nahuli yan. Ito na naman yung mga yep. Yeah, ang bagong idea ng mga rappler, mga kaibigan. Parang nananakot lang sila. Diba? Kaya ang attorney ni Bongbong Marcos, sinabi niya kay Bongbong, huwag na muna siya maglalabas, itong sa halalan.
Pero sabi naman ni Bongbong, eh, ito lang, dito lang bumili ko ang Bongbong. Eh. Dako eh, paano naman yung mga tao nga pinaglalaban tayo, katulad na kayong mga loyalista, mga loyalista. No? E, paano naman sila eh, no? Kailangan natin silang labasan at, you know, diba, samahan, ganun. Puntahan natin yung mga, yung invitation nila na, ano, doon ako bumili kay Bongbong. Wala siyang pakialam kung kanain siya o patayin siya. Pero yung ano na yan sa TikTok, pag tumagal ang mga 3 days yan, or more, ay hindi yung mga kabataan ang bumana niya. Rappler yan. Rappler ang mga idea niya. Okay? Siyempre, mahirap pulihin yung mga yan, mga organization yan. Eh. So yun, eh, hindi ko alam, hindi ko sigurado kung totoo itong mga sinasabi. Kaya nga sabi mo nga sa inyo, pag mali ang mga sinasabi ko, mag-comment lang kayo. Pag-like na rin kayo. Kung gusto niyo mag-subscribe, maraming maraming salamat. So, ayan po ang abangan natin. At ito, meron natin bagong balita ngayon na i-research niyo na lang dyan sa YouTube na tungkol dito kay, narinig ko lang ha, yung pinapasa ni Buangzon na i-disqualified si Bongbong Marcos ay naibasura na po. So, yan. So, diretso ang laban natin mga kaibigan.